siya ang una na nakikisagani. Hindi ganti ang ginawa ni Felix. Hustisya. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nahuhuling kunggong na yan. Kapag pumalag, tapusin niya. Alam mo, it's your fault, Lynette. Kung hindi mo kami sinet up ni Isagani, hindi kami magkakagalit ni Lolo. Hindi ako aalis. Kung gusto mo, ikaw ang bumalik ng Manila. Drown in your makeup and your cable shows and your pretentious life. Ako, dito lang ako. Babantayin ko si Lolo. Kami nang bahala ni Chito kay Felix. Bantayan mo na lang ang iyong pamilya. Ito yung iluminada na hinahanap mo. Siya lang ang may karga sa bata nang makuha ito. Pero si Amparing ang nawala ng anak. Kailangan malaman ni Don Manolo ang totoo. Ayoko talaga, Paing. Basta wala tayong alaman. Totoong bata yung nakuha ko. Si Lynette Quintana, ang anak ni Sir Robert at ni Luming. Ilang beses ba natin ginawa to? Pumunta sa morgue para malaman kung si Maricel Bing namatay o hindi. Na napapagod na akong umasa dahil lagi na lang tayo nasasaktan. Kunimutan niyo na si Maricel. Parang hindi na kayo mahirapan pati kami. Hindi ako babalik ng Maynila nang wala si Itay. Matatapos ba ang pag-aaral mo sa kakahintay mo sa tatay mo? Huwag kayong mag-alala. Uuwi ako nang uuwi kapag wala akong pasok. Para hindi niyo maramdaman na nawala ako. Tigas-tigas mo, Luming! Natitiis mong malayo sa'yo ang pamilya mo. Wala kang awa, Luming. Wala kang tinira. Isagani! Huwag ka muna sumakay! Si Aling Amelia! Inatake yata sa puso! Sinugod ni nanay mo sa ospital! Ano? May balita po ako. Inatake po sa puso si Aling Amelia, yung nanay ni Felix. Kapag nalaman Felix na nangyari sa nanay niya, tsak susugod yun. Mahuhuli natin siya. Masamang balita, inatake nanay mo sa puso. Pare, sandali. Hindi ka pwede pumunta sa San Isidro. Mainit ang mata ng pulis sa'yo doon. Pero inatake si inay. Anong gagawin ko? Pare, delikado. Mag-iingat na lang ako. Lulutsot ako sila. Aldon, inatake si inay dahil sa akin. Kailangan ko siya makita. Mag-ingat ka! Felix. Sisigani mo ito, Lola. Oo. Buti naman at pumalik ka. Pumayag po si inay na manatili po muna ako dito sa San Isidro. Saan si Felix? Nasa ng itan? Hindi po humuha balik si ito eh. Saan siya? Nasaan ang itay mo? Itay mo. Wala. Na po kayo umiyak. Kakasama lang ko sa loob niya yan. Chip, siguradong pupunta dito si Felix, ha? Nandito kasi nanay niya. Kaya abang-abangan niya lang. Ha, Chief? Okay. Jason. Oh, Dad. Kailangan mo nang bumalik ng villa. Hinahanap ka na ng tita mo. Uuwi na kayo ng Maynila. Eh, kay Dad. Sasama ba kayo? Hindi. Ako magbabantay sa lolo mo. Ikaw nang bahala mag-explain sa mami mo. Sabi mo, uuwi na lang ako pag okay na. Eh, bakit? Parang ang daming pulis dito. Eh, kasi sinugod dito sa ospital si Aling Amelie. Kaya sabi ni Lolo, siguradong pupunta dito si Mang Felix. Kaya yan, nagpadagdag siya ng pulis para mauli na yung mamamatay tao na yun. Ayan, nakita mo? Kung masagot-sagot mo si Amelia, inatake tuloy sa puso.
Aray naman, hindi ko nga po sinasadya yun. Pwede ba wag na natin pahabain yan? Nay, papaalam lang sana ako. Hanapin ko na si Itay para masabi ko sa kanya kung anong nangyayari kay Lola. Para makadalaw na siya. Sige, gawin mo yan. Maganda yan. Para mahuli na ng pulis ang tatay mo. Nay. Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ang daming pulis dito sa ospital. Siguro nabalitaan nila na inatake ang lola mo at inaasahan nilang darating dito ngayon si Felix. Anak, bakit ba hindi mo maintindihan na hindi pwede pumalik ang tatay mo? Nakakaawa na kasi si Lola, Nay. Tiisin mo muna yung awa mo. Lunukin mo muna yung awa mo para sa lola mo. Kung pwede nga lang sana na hindi malaman ng tatay mo ang kalagayan ng lola mo eh. Dahil kilala ko yun, susugod yun dito. Malaking patibong ang pagkakasakit ng lola mo. Amelia, kailangan mong uminom ng gamot. Parang bahay sa pakiramdam mo. Luming, Pilar, huwag na huwag niya siyang bibigyan ng sama ng loob. Bawal na bawal sa kanyang ma-stress. Painumin niya siya ng gamot sa tamang oras. Sige po. Sige, papaalam na ako. Oh, palain narinig mo yon. Huwag kang pasaway. Inumin mo na tong gamot. Di ba? Ayoko niyan. Nasaan ko si Felix? Gusto ko makita si Felix. Sinabi niyo ba sa kanya kung ano nangyari sa akin? Nay, alam niyo naman ang sitwasyon ng pamilya natin, di ba? Una ko kayong makulit. Hindi natin alam kung nasan si Felix ngayon at mas makakabuting huwag na siyang pumunta dito dahil baka magkagulo lang mga pulis. Lumen, tama na. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Lumen, pagpasensyahan mo na siya. Kapalit sa nawawala mo, anak. Oo, nawalan ako ng anak. Masakit. Pero hindi ibig sabihin kukunin ko yung anak mo. Naisip ko lang kasi naman yung anak ko eh. Sorry talaga, parang. Sana naman, pinaampun na lang sa mga mayayaman. Para kahit pa paano eh, kuminhawa naman ang buhay niya. Baka tama si Snooki. Panahon na para kalimutan ko si Maricel.
at home. Yeah. Hello, Mom. Hello. Yes, Cynthia. Okay na yung mga papers, sapirmahan ko na. Yes. Tito Robert, don't worry. Finally, mahuhuli natin si Felix sa Monte ngayong gabi. What do you mean? Well, sinugod sa ospital yung nanay ni Mang Felix. Kaya sabi ni Lolo, for sure, pupunta si Mang Felix doon. At pag nagkataon, huli na siya. Are you sure? Oo naman, sabi ni Lolo eh. Actually, marami lang ang pulis doon ngayon eh. Kaya pag nagpakita yon, huli yun. Magbantay kayo mabuti. Baka dumating si Samonte, ha? Doon kayo sa elevator. Kayong dalawa, magbantay kayo sa paligid. Sige na, bilisan nyo na. Samonte! Samonte! Nandito si Samonte! Mga kasama! Nandito si Samonte! Nandun siya! Kabulin natin! Masikip, nakita namin sa labas ng ospital si Felix Samonte. Kape, pupuntahan namin lahat ng entrance sa ospital para niya makapasok si Felix Samonte. Yan na! Si Itay. Nandito si Itay. Burrito, nakasombrero. Si Felix Samonte yun. Doon. May nakita ko tumakbo. Nandun. Mga kasama! Dito! Bilis! Tinutulungan. Ayoko naman gawin ito eh. Pero ito ang gusto ni Robert. Dahil kakampi kanya. Ayaw kanya mahuli ng pulis. Pakisabi kay Robert, salamat na lang. Pero hindi ko kailangan ng tulong niya. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa kanya. Pero Felix, hindi naman kami maniningil. Wala akong tiwala sa inyo. Dahil mga Quintana kayo. Hindi niyo maubukuhan ako. Felix! Ano ibig sabihin ni Felix? Bakit naman kukunin ni Robert si Kisagani? Misis, ginagawa lang namin ang trabaho namin.
Oo nga naman, Manong Pulis. Kawawa naman itong balay ko. May stress siya kapag nakita kayo. Mabuti pa ho din lumabas na lang kayo. Bakit pa kasi ang higpit ng pagbabantay niyo sa amin? Dahil check namin na pupunta ang asawa niyo. Para wala tayong problema, huwag lang kayong magreklamo. Ang yabang mong magsalita. May sakit ang biyanan ko. Pag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Mrs., kung akala mong madidili namin ang paghuli namin sa asawa ninyo, nagkakamali kayo. Siguradong malalakip namin siya ngayong gabi. Sige, lalabas ako kung yan gusto mo. Yes, sir. Set it. Felix Amonte yun ah! Uwan na! Mapanganib para sa'yo. Kailangan makita si inay. Pero mauhuli ka nila. Wala akong pakalam kung mahuli nila ako. Ang importante, makita ko lola mo. Hindi ako makatulog. Hindi ko lang kung ano nangyari sa kanya. Pero anong gagawin natin? Bawat sulok ng ospital may nakabantay na pulis. Kapag lumabas kayo dyan, sigurado mauhuli kayo. Ni si Felix. Sana makalabas siya ng ospital. Lumeng! Lumeng, masamang balita. Nakita na nila si Felix. Narinig ko sa radyo sa labas. Nakita nila si Felix. Tumatakbo ito ng kasuot na sombrero. At hinahabol ng mga pulis.
lang ako. Kamusta ka na? Nandito ka na. Wala na akong nagawa, Robert. Gusto talagang pumunta ni Felix sa ospital. Maraming salamat, Chito. Sana hindi nilang mahuli si Felix. At kung pwede sana, tulungan mo na rin siya makaalis dyan. Titingnan ko, Robert. Pabalitaan kita. Sige. I heard everything, Robert. Especially ang request mo kay Chito na tulungang tumakas si Felix Samonte. I heard it well. And you are making a big, stupid mistake. Felix Samonte! Huli ka na! Hindi ito si Felix Samonte, ah! Sir, sigurado akong sa kwarto ng nanay niya pumunta. Doon namin puntahan. Sige, puntahan niyo na! Tada! Felix, masyado nang maraming pulis sa labas. Baka pag magtagal ka pa, mahuli ka na nila. Huwag ka muna umalis sa tatak. Dito pa muna. Ay, tama si Lumi. Delikado na rin ko dito. Ikaw na malaki na eh. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Kaganti sa mga Samonte. Gusto mo susuko na ako? Kanino pa ba kumaramde? Paano kung lapitan ko ang mga Quintana? Bakit ka na magbubunta doon? Kakausapin ko sila. Siguro naman makikinig sila sa akin. Dahil isa rin akong Quintana. Tukol sa sinabi ni Lumeng na hindi niya anak si Lynette. Gusto kong isipin na nasabi lang ni Lumeng yung nagdarik ka sa akin. Malalaman natin kapag nakausap natin si Godoy. Alam ko mali po yung ginawa ko pero wala po kong intensyon na lukuhin kayo. Godoy, ano ba pinagsasabi mo? Siyo, aamin ako ako. Pero huwag niyo po kung dadaling kayo doon, Manolo. Ano? Anong totoo? Pwede po maglibing ng kabaong lang? Kabao? Gusto ko na kasing ibaon sa limot si Maricel eh. Akala mo siguro malaki ka ng tao para sumugod ka dito at isiping makikinig ako sa'yo? Don Manolo, sige na. Kahit kailan, wala naman akong hiningi sa inyo eh. Basta po sana pagbigyan ninyo ako sa pakiusap ko bilang apo niyo.